Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Panginoon. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa bagong umaga na ibinigay mo sa amin, sa bawat isa. O Jesus, aming Diyos, samahan mo kaming muli sa pagninilay sa iyong banal na salita, sa aming pananalangin, at nawa kami ay tanglawan ng banal na Espiritu Santo upang aming maapuhap ang nais mong iparating sa amin na mensahe, lalong-lalo na sa linggong ito na kung saan kami ay pumapasok sa ikatlong linggo ng Adbyento ng paghahanda sa iyong pagdating. Nawa, mahal naming Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang isang tatanglaw at liwanagan kami at patuloy kaming lakbayin ang daan patungo sa iyong kaharian. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay ikatlong linggo ng Adbyento, December 12, 2021. Ang gospel po natin ay Luke chapter 3 verses 10 to 18. The people asked him, "What then should we do?" And John answered, "If you have two tunics, give one to the person who has none. And if you have food, do the same." Even tax collectors came to be baptized and asked him, "Master, what must we do?" John said to them, "Do not collect more than your fixed rate." People serving as soldiers asked John, "What about us? What are we to do?" And he answered, "Do not take anything by force or threaten the people by denouncing them falsely. Be content with your pay." The people were waiting in expectation, and all were asking in their hearts whether John might possibly be the Messiah. John answered them all, "I baptize you with water, but someone is coming who is mightier than I am. I am not worthy even to untie the thongs of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing fan is with him to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn. But the chaff he will burn with fire that never goes out." In many other ways too, John encouraged the people and proclaimed the goodness of imminent salvation to them. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Hanggang ngayon sa Ebanghelyo natin ay patuloy tayo dun sa tinatawag na the continuing saga of the value, the role, and the messages being given by St. John the Baptist to everyone as he prepares the way coming for the Lord. Ito ay isang paraan na kung saan pinagtitibay at pinalalalim ni Juan Bautista, binibigyan niya ng pagkakataon na maintindihan at marinig ng lahat patungkol sa taong darating, patungkol sa taong maghahari sa sanlibutan, tatawaging anak ng kataas-taasan, magiging kasama natin kaisa sa maraming bagay at sa maraming pagkakataon.
habang ito ay inihahanda, binibigyan ng pagkakataon ni Juan Bautista na ang lahat ay makinig, na ang lahat ay tupdin ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga ibinibilin. At ngayon tayo ay nasa ikatlong linggo ng Adbyento, sinisindihan ang kandilang pink, ano po, yung pink candle kung tawagin. Ito ay isang simbolo at ito rin ay nagpapasinaya sa atin na ang pagsindi ng kandila na kulay pink, ito yung tinatawag na the message of hope, na that we should rejoice, na tayo ay dapat magsaya, na tayo ay dapat magdiwang, sapagkat ang inaantay nating pag-asa ng sanlibutan ay darating. Kung kaya, huwag na tayong malungkot, huwag tayong magulumihanan, huwag tayong malito, sa halip antabayanan natin ang pagdating ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang pagsilang sa mundong ito. At ito rin, yung linggong ito, yung tinatawag na sa Griego, sa Greek, na sinasabi na paranoia, o yung sa salitang sa Ingles, ang ibig sabihin ay the change of mind. Ito ay isang panawagan na ibinibigay ni Juan Bautista para sa ating lahat. Hindi ko maalala kung tama nga ba ako, kung Greek nga ba ang salitang paranoia. Pero ang ibig sabihin nito ay change of mind, ano po. Ngayon, mapapansin po natin sa Biblia, nagtatanong ang mga tao ano ang dapat nilang gawin. Ang sabi ni Juan Bautista, kung meron kang dalawang tunic o kaya robe, ay ibahagi mo yung isa. At kung ikaw ay tax collector, halimbawa ay huwag kang maniningilan sobra, sapat lang, at huwag kang mangungupit o mangungurakot, o huwag kang mangingikil kung tawagin. At kung ikaw naman ay sundalo, halimbawa, huwag kang magiging daan ng ikasisira ng iba. Kung ikaw ay sundalo, ikaw ay dapat maging tagapagtanggol ng lahat at hindi sumisira at pumapatay ng buhay ng iba. So ito ay konkretong halimbawa na ibinabahagi ni Juan Bautista sa lahat bilang paghahanda sa pagdating ni Jesus. Sapagkat wala nang hihigit pa na paghahanda kundi yung paghahanda ng kalooban, ang kalinisan ng ating puso, ang kalinisan ng ating pagkatao, ang kalinisan ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan sa Diyos, sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, o kaya naman sa paghingi mo ng kapatawaran sa mga taong iyong nakagalito, hindi nakasundo, at pagbibigay din ng pagpapatawad sa mga taong nakagawa ng pagkakamali sa iyo. Ito ay isang napakaganda at napakabigat at matindi na pamamaraan bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Itong paanyaya ni Juan Bautista ay hindi lamang noon, kundi hanggang sa ngayon ay napapanahon, dahil taon-taon ay ipinagdiriwang natin ang pagsilang ng ating Panginoon. At alam din natin yan, taon-taon ay ipinagdiriwang natin ang pasyong mahal ng ating Panginoong Jesus. Kung kaya ito ay araw-araw na panawagan ng Diyos, ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng simbahan, sa pamamagitan ng mga kaparian o ng obispo o ng mga taong nangangaral patungkol sa biyaya at pagpapala ng Diyos at kanyang mga alituntunin, na tayo ay hindi dapat tumitigil sa pagpupursigi na linisin at baguhin ang ating pagkatao. Hindi tayo dapat nagwawalang bahala at hindi natin dapat isinasantabi ang anumang magagawa nating mabuti sa kapwa ay dapat natin gawin, sapagkat iyan ay ilan lamang sa mga natatanging paraan ng paghahanda. Yan ay ilan lamang sa mga natatanging bahagi ng ating buhay pananampalataya, na kung saan nakakaroon tayo ng pagkakataong maiugnay ang ating sarili sa ating Panginoon sa paraan na ninanais niya at sa gawaing mabuti na kalugod-lugod at kasiyasiya sa ating Panginoon. Kaya nga sa Ebanghelyo natin ngayon, binibigyang pansin ni Juan Bautista na ihanda natin ang ating sarili
baguhin ang ating pagkatao, baguhin ang ating ugali, matuto tayong magbahagi ng ating sarili sa iba, matuto tayong umunawa, matuto tayong magpatawad, matuto rin tayong patawarin ang ating kapwa, at matuto tayong magmahal, yakapin ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga taong hindi na nararamdaman ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Kaya nga sabi nga ng ating Panginoon, siya ay naparito sa mundo hindi para sa mabubuti, siya ay nandito para din sa mga makakasalanan. Siya ay nandito rin para gamutin ang mga sakit ng kaluluwa ng pagkatao, hindi lamang sakit ng katawan. Kaya ganun din ang imbitasyon ni Juan Bautista sa atin bilang paghahanda sa pagdating ni Jesus na tayo ay dapat maging karapat-dapat sa kanyang pagdating. Linisin din natin ang ating sarili. Baguhin natin ang mukha ng ating pagkatao, ng ating personalidad, ng ating pag-uugali. At ilan lamang sa maaari nating gawin ay yung matutong magbahagi ng kung anuman mayroon tayo, matutong magbahagi ng maliliit na bagay na maaari nating ibigay sa iba, lalong-lalo na sa mga wala, lalong-lalo na sa mga tao na nangangailangan ng kalinga, hindi lamang siguro sa material na bagay, kundi nangangailangan din ng presensya ng Panginoon. Binanggit din ang ating ebanghelista na si San Lucas sa bandang huli ng kanyang mensahe ngayon, ang sinabi rito ni Juan Bautista, sabi niya, "I baptize you with water, but someone is coming who is mightier than I am. I am not worthy even to untie the thongs of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire." Ano pong ibig sabihin nito? Ito ay pagdidiin lamang na ang darating na ipinahayag ni Juan Bautista ay mas higit sa kanya at wala nang ihigit pa sapagkat siya ay anak ng Diyos at siya ay anak ng Ama at siya ay anak ng kataas-taasan. Kung kaya ang sinasabi ni Juan Bautista, ang kahit magkalag ng sintas ng kanyang paniyapak ay wala siyang karapatan o hindi siya karapat-dapat. Subalit, siya ay magbibinyag sa magbabautismo sa pamamagitan ng tubig at ang taong darating ay magbabautismo ng, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. At ito ay, sasabihin natin, nag-uumapaw, naglalagablab, ika nga, ang pagbabautismo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na binabanggit ni Juan Bautista ay mas may malalim na kahulugan sapagkat ang sinasabi niya ay He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Alam naman po natin pag ang sinabi nating fire, ang simbolo nan ay umaalab na pag-ibig ng Diyos, umaalab na pagmamahal. At ang fire din ang simbolo niyan kapag ikaw ay ginadikit sa apoy, it's either maaaring masunog ka, mapapaso ka o masyadong mainit. Ito ay sumisimbolo ng tinatawag na purification. Ang pagdating ni Jesus sa mundo ay hindi lang pagdating sa pamamagitan ng sa paraan ng pagyakap sa mga minamahal niyang mananampalataya, minamahal niyang mga tao. Ang pagdating ni Jesus ay hindi lamang pagyakap at pagtanggap, hindi lamang pagtawag at pagbabago ng pag-uugali ng bawat isa sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Lahat ito ay bahagi. Subalit, huwag natin kalimutan na ang pagdating din ni Jesus ay isang paraan ng papag-alabin sa ating puso, sa ating pagkatao. Ang ugali na mahalin, paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. At yung baptism with fire na sinasabi ay yung tinatawag na purification, yung pagdadalisay sa ating pagkatao. Ang pagbaba ni Jesus sa mundo ay isang pagkakataon na kung saan gagawin ng Panginoong Jesus na dadalisayin niya ang puso, ang kalooban, ang isipan,
ang kaluluwa ng bawat isa nagnanais sumunod at nagnanais maglingkod at nagnanais makarating sa buhay na walang hanggan. Sapagkat dito pa lang sa mundo ay nananagana na tayo sa paghahari ng Diyos. Dito pa lamang sa mundo ay tinatamasa na natin ang buhay na ipinagkakaloob ng Diyos na talaga namang may kabutihan, may pagmamahal at may pag-ibig. At sa gitna nito at kaalinsabay nito, ang pagdating ng Diyos ay ipinatatamasa sa atin ang pagdadalisay upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagmamahal, sa pag-ibig, sa pagliligtas at sa kaharian na inihahanda ng Diyos para sa lahat. Hindi tayo kailanman makakarating sa buhay na walang hanggan kung hindi dalisay ang ating puso, hindi dalisay ang ating kaluluwa o ang ating pagkatao. Bagkus ang bawat panahon ng pagdiriwang natin, ng paghihintay natin, ng pagdating ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagsilang at ang kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, dapat ang mga ganitong pagkakataon na kung saan ginugunita at isinasabuhay natin ang buhay ni Jesus nung siya ay nandito sa mundo, ito ay dapat sapat na upang buksan ang ating puso, buksan ang ating sarili, ang ating kaluluwa, ang ating pagkatao at ang ating isipan upang dumaloy sa puso natin ang pag-ibig, dumaloy sa puso natin ang pagmamahal, dumaloy sa puso natin ang pagbabahagi ng ating sarili sa iba, sa ganang yaman, material, o maaaring kakayahan, talino, o maaaring talento o husay, na ito ay isang paraan na ipinakikita ng Diyos at ipakikita niya pa araw-araw sa buhay natin upang ating tularan at ating sundan na ang tunay na paghahanda ay wala nang hihigit pa sa paghahanda ng kalooban, ng puso, ng pagkatao, at wala nang hihigit pa sa paghahanda ang maiakay natin ng iba patungo sa Panginoon, kagaya ng pagkakilala natin sa Kanya. So mga minamahal kong mga kaibigan, ang Ebanghelyo ngayon ay isang panawagan na talikuran na ang pagkukulang, ang pagkakasala, ang pagkakamali. Talikuran na yung mga masasamang gawi, talikuran na yung mga alam nating nakasisira at nakadudumi sa kaisipan at pagkatao natin, bagkus unti-unti natin tahakin ang daan patungo sa landas na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Mahirap, mabato, matinik, madawag, subalit ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo ang siyang gagabay at hahawak sa atin upang makayanan natin ang lahat ng ating mararanasan. Kaya nga, taon-taon, lagi natin binagdiriwang sa kalendaryo ng ating simbahang Katolika ang pagdating ni Jesus at ang paraan ng pagtanggap ni Jesus, pagtanggap natin kay Jesus sa kanyang pagdating ay ang pagbabago ng buhay araw-araw, pagbabago ng ating sarili at panunumbalik, pagbabalik loob sa Kanya upang talikdan ang mga maling gawa, talikdan ang mga bagay na nakasisira at sa atin dapat magsimula ang pagmamahal, sa atin magsimula ang pagpapatawad, sa atin magsimula ang kababaan ng loob, ang pangunawa. Kasi hindi natin yan maiwasan, lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nagkakasala. Subalit, ang titignan ng ating Diyos ay kung paano tayo bumabalik sa Kanya sa gitna ng mga pagkukulang, pagkakamali na ating nagagawa, ay patuloy at pilit tayong bumabalik sa Kanya. Dala ng ating pag-ibig, dala ng ating pananampalataya, dala ng ating pagmamahal sa Diyos. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, anong sarap, anong tamis, anong ligaya sa ating puso nang tayo ay naghahanda na darat sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, nang wala tayong kinikimkim na galit, wala tayong daladalang sama ng loob, sa halip puno tayo ng pagmamahal, puno tayo ng pagpapatawad. Amen.
Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, bilang paghahanda namin sa iyong pagdating, nawa ang iyong pagbabasbas at pagpapala ay mapa sa amin. Maging handa kami ang aming puso, ang aming kaluluwa, ang aming katawan at isipan. Maging malinis at maging karapat-dapat, Panginoon, na paglagakan ng iyong pagmamahal, ng iyong Espiritu. Mabuksan nawa namin, Panginoon, na aming puso. Bukas sa iyong pagpapala at biyaya. At hindi mababahira ng dumi sapagkat ikaw ay muling mananahan sa amin. Sumasampalataya kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang tunay at wala nang iba, at ikaw lamang ang makapagbibigay ng biyaya na aming hinahangad at aming ninanais habang kami ay nabubuhay sa mundo. Mga kaibigan, sa oras na ito ay ninanais ko po na anyayahan kayo na samahan niyo po ako sa aking pananalangin. Sa pagpikit ng aking mga mata, maaari pong kayo ay manahimik din sandali at samahan niyo po ako sa dasal na ito. Ama, ikaw na may kapangyarihan at kalakasan na papanibuguhin ang mukha ng mundo. Ikaw na pinagmulan ng aming buhay, ng lahat ng aming tinatamasa dito sa mundo, mga mabubuti at masaya at kaaya-aya. Ikaw rin ang pinagmulan ng buhay na kung ano man meron kami. Ama, sa oras na ito, taos puso akong nananalangin sa iyo. Tinataas ko po sa iyo ang aking kapatid, ang aking kaibigan, ang aking minamahal na kaibigan, kapatid at kaibigan ng marami at nanay ng lahat na si Sister Rosalina Angulo. O Diyos, ang banal na Espiritu, nawa ay lagi siyang samahan kasama ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na sa mga pagkakataong to na kanyang kinakaharap. Palakasin mo po ang kanyang isipan. Palakasin mo po, Panginoon, ang kanyang pananampalataya na mas lalo pang tumibay, lalong-lalo na sa pagkakataong ito. Panginoon, huwag mo po siyang pababayaan. Akapin mo po siya, Panginoon. Iduyan mo siya, Panginoon, sa iyong mga kamay. Nawa ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya, Panginoon, ay kanyang makamtan ang pagpapatawad ng mga kasalanan o maaring mga pagkakamali na kanyang nagawa. Sana po, Panginoon, ay iyong linisin ang kanyang kalooban, ang kanyang puso, ang kanyang damdamin. Panginoon, ikaw lang po nakababatid ng kanyang nararanasan sa ngayon. At ikaw lang, Panginoon, ang may kakayahan na pawiin ang mga ito o maari namang papanumbalikin ang kanyang lakas. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay naaayon sa iyo, sa iyong kagustuhan. Ano man po, O Jesus, ang kaloob mo ay siyang aming tatanggapin. Idinadalangin ko, Panginoon, ang kanyang mga anak
ang kanyang mga apo, ang kanyang mga mahal sa buhay. Samahan mo po sila, Banal na Espiritu Santo, ang mga anak niya, ang kanyang mga manugang, kanyang mga apo, mga kapatid, Panginoon. Samahan niyo po ang lahat ng kanyang minamahal sa buhay na maging handa din po sa anuman na magiging kaganapan, na maging handa, Panginoon, at ialay sa iyo ang lahat ng kanilang nararanasan. Papagnikasin mo sa kanila, Panginoon, at papag-alabin mo sa kanila, Panginoon, ang kahandaan at pagsuko sa lahat ng bagay na kanilang nararanasan, dahil ito ay binibigyan mo ng pahintulot at ipanagkakaloob mo ang ganitong sitwasyon. Naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw rin ang aakap sa kanilang lahat upang matanggap unti-unti ang mga bagay na kanilang nararanasan, alang-alang sa ikapapanatag at ikagaganda ng damdamin, ng kalooban, ng isip at kaluluwa, ng puso ng aming kapatid na si Sister Lina Angulo. Diyos, sa oras na ito, sa malayo man, napakalayo ko man, Panginoon, iparating mo sana, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga anghel at banal, na maiparating ng mga anghel at mga banal kay Sister Lina Angulo ang aking mahigpit na pagyakap, ang aking mahigpit na paghawak sa kanyang mga kamay. At kahit sa ganito lamang, Panginoon, sa Espiritu, ay maramdaman niya na siya ay mahal ko, na siya ay tinuturing kong ina, ate, kapatid at kaibigan. Kayo na po ang bahala, Panginoon. At ipaabot niyo po sa kanya ang paghingi ko po ng kapatawaran kung naman ako man po ay nagkamali at nagkasala o nagkulang. Sana po ay maramdaman niya sa pamamagitan ng panalangin na ito ang aking taus-pusong pagmamahal, ang aking taus-pusong pagyakap. Sister Lina, sa pamamagitan ng panalangin na ito, nais kong sabihin sa iyo, mahal kita, ha? Hindi naman ako makararating sa Unified kung hindi rin naman dahil sa iyo. At yun ay hindi ko malilimutan, at yun ay hindi ko kailanman aalisin sa aking kalooban. Tanggapin mo ang aking pagyakap, ang aking pagmamahal, ang aking pagsusumamo, na sana ako ay mapatawad mo rin sa pagkakamali kung ako man ay may nagawa. Lagi mong tatandaan, nasa puso ka namin at nasa puso kita, hindi na yun mawawala. Salamat po, Panginoon. Salamat. Amen.